Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan ako puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagkakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng binunga nitong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang aking laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik
sa mga Israelitang nalabi ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Masunurin kang Kordero sa katubusan ng tao, dahil sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakihilig kasama ng kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig ng kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus,
ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang mag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus na kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayong mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko, hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong naglalakbay kasama si Jesus Nazareno ngayong mga mahal na araw. At sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinamalas sa atin kung papaano mismo sa loob ng samahan ni Jesus Nazareno, mismong sa mga taong pinagkatiwalaan niya, minahal niya, ay may magtataksil. Dalawa sa mga alagad sa takdang panahon ay tatalikod kay Jesus. Si Judas at maging si Pedro. Pareho nilang itatatwa si Jesus Nazareno. Ngunit ano raw ang pagkakaiba? Bagamat pareho silang animo'y nagtaksil, nagtatwa, ipinagkanulo, ipinagpalit si Jesus Nazareno. Kay Judas, ito'y kanyang talagang pinlano at pinag-isipan. Ito'y talagang sinadya niya. Kaya nga't pupunta siya sa mga punong pari upang talagang ituro si Jesus. Samantalang si Pedro, masasabi natin, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagtataksil
ang kanyang pagtatatwa ay dala na rin ng kanyang mabugsong damdamin. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ipinangako pa ni Pedro na buhay niya iaalay. Kung meron man taong patron ng mga mabugso ang damdamin, mabilis magsalita, pero bandang huli, kakainin din ang salita, iyon ay si Pedro. Magaling magsalita, pero pag dumating na yung pagsubok, dumating na yung sitwasyon, biglang aatras. Kaya nga si Pedro, masabi natin, hindi naman niya tahasang ipinagkanulo si Jesus. Malamang katulad natin, malakas ang pananampalataya, akala natin, pero pag dumating ang tukso, dumating ang pagsubok, dumating ang panahon ng pag-aalanganin, agad din tayong bumibitaw sa ating pinaniniwalaan. Pero mga kapatid, hindi yung kasalanan ng mga alagad ang nais kong bigyan doon. Kung mapapansin ninyo, hindi iyon ang binigyan tuon din ni Jesus sa Sareno. Ang sinabi pa nga ni Jesus sa Sareno, pagkatapos umalis ni Judas, sa halip na sabihin niya, ayan, nandyan na ang kasalanan, nandyan na ang pagtataksil. Anong sinabi ni Jesus? Ngayon, mahayag na ang karangalan ng anak ng tao. Para kay Jesus, maging ang kasalanan ay pwedeng pagkakataong parangalan ng Diyos. Hindi yung kasalanan mismo, kung hindi pagkatapos ng kasalanan, kung tayo'y magbabalik loob, kung tayo'y magsisisi, kung tayo'y tatanggap ng pagpapatawad ng Diyos, doon mas lalong maipapahayag ang karangalan ng Diyos. Lagi ko po itong sinasabi sa mga tao, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyaya. Hindi lang yung mga masasayang pagkakataon. Maging ang mga masasakit, masasaklap, ay pwedeng pagkakataon maging biyaya. At ngayong mga mahal na araw, ito ang ipinamumuka sa atin. Maging ang pagdurusa ng Panginoon ay magiging bukal ng biyaya. Maging ang kanyang kamatayan ay magiging bukal ng biyaya. Kaya nga't para kay Jesus, maging ang pagtataksil ng kanyang mga alagad, magiging dahilan para parangalan ng Diyos. Kung ating makikita, tatanggapin, hihilingin ang awa ng Diyos. Kaya nga, sana po ang mga araw na ito ay maging pagkakataon para parangalan ng Diyos. Opo, ipinapaalala sa atin ng ating mga kasalanan. Ito mga araw na ito, napansin ko po, mahaba na ang mga nangungumpisal. Inaanyayahan tayong magsuri ng ating konsyensya. Alalahanin ng ating mga kasalanan. Hindi para tayo ibagsak. Hindi para tayo kutsain ng Diyos. Kaya pinapaalala sa atin ang ating kahinaan katulad ni Pedro at maging si Judas, ang mga kasalanan natin na minsan pinili natin ng lubos o katulad man ni Pedro na hindi man natin ito lubos na pinili, ginawa pa rin natin. Ang lahat ng ito'y inaalay natin kay Jesus upang tanggapin natin ang kanyang pagpapatawad, upang sa gayoy maging pagkakataon itong parangalan ang Diyos. Nawa
ang mga mahal na araw na ito, turuan tayong lalong bigyan parangal ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy kaming naglalakbay ngayong mga mahal na araw. Sinusuri namin ang aming budhi. Inaalala namin ang mga pagkakataong kami rin ay nagtaksil sa iyo. Kami ay nagkasala laban sa iyo. Patawad po sa mga pagkakataong mas pinili namin ng iba kaysa sa iyo. Patawad po sa mga pagkakataong tahasang kaming tumalikod at sumuway sa iyo. Nawa sa aming pagsusuri, sa aming pagbabalik loob, lalo naming matunghayan ang iyong dakilang awa upang sa gayoy hindi ang kasalanan namin ang malantad lang sa amin, kung hindi ang iyong naguumapaw na pagpapatawad. Jesus Nazareno, naway lalo ka naming maparangalan ngayong mga mahal na araw. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap na kanyang itiniis para sa ating kaligtasan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusa ang iyong anak para sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad.
Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito at inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung katulad din ng mga alagad, dahil kami nagkakasala, kami tumatalikod, nagtataksil at nagtatatuwa sa inyo. Patawad po sa mga pagkakataong ayaw naming magsisi at aminin ng aming pagkakamali. Dalisayin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilang pag-ibig saan man manakan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pag mahal ng ating poong si Jesus.
tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manakan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Puri itibigin ang ating Diyos na siyang nagmamahal. Kaya't mong pag-ibig di nating makalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manakan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at sa inyong puntulong sa ating simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng pangayuda dito, para sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan, salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin upang lalong magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Ngayong mga mahal na araw, tandaan natin ang lahat ng pagkakataon ay pwedeng parangalan ng Diyos. Ang lahat ng pagkakataon ay pwedeng maging biyaya ng Diyos kung ating bibigyang tuon ang awa at pag-ibig ng Diyos, kung tayo magsisisi at tatalikod sa kasalanan. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.